Magandang umaga mga bata. Tayo magsitayo para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga. Okay lang ba kayo? Kayo ba ay nag-enjoy sa pagdiriwang ng Pasko at pagsalubong ng bagong taon? Sana'y meron kayong ngiti sa iyong mga labi pagkatapos. Ngayon, upang magbalik tanaw, nais ko malaman kung meron mga kayong tutunan sa nakaraang aralin. Yes, Iha? Anong ating tinalakay noon bago natin salubungin ang bagong taon? Yes, tama. Yun ang ating tinatalakay noon. Ngayon, meron akong ipapakita ng larawan na dapat niyong tingnan at unawain. Ito ang unang larawan. Sa nakikita niyo sa larawan, anong ibig ipahihwating ito? Sa gusto sumagot, itaas ang iyong kamay para kayo ay ma-recognize. Sige, Iha, ikaw. Anong ibig ipahihwating ng larawan? Yes, tama. Ito ay ang sularanin ng manggagawa. Hindi sila madaling nakakukuha ng mga oportunidad na magkapagtrabaho. Yes, ito naman ang pangalawang larawan. Sa iyong palagay, anong ibig pinapahawating ng larawan? Yes, ino. Sumusumagot? Okay, anong ibig pinapahawating ng larawan? Magaling. Ito yung sitwasyon sa mga mahihirap. Kahirapan. Sa mga sa dalawang larawan, ito yung mga realidad na nangyayari ngayon sa lipunan. Napilit na pinupunan ng pamalaan upang tugunan ang kanyang pangangailangan. Ngayon, sa mga larawang pinapakita ko, anong yung mga ekspresyon? Anong na-feel ninyo sa pagkita ng mga larawan? Yes, Iha. Anong imong nabate sa dihan nakita ninyo ang mga larawan? O, tama. Sadyang nakakalungkot isipin, no? Na bagaman tayo ay umuunlad, meron pa rin mga bagay-bagay na di pa rin nabibigyan ng bonus. Tulad na sa kahirapan, sa mga magagawa. Sadyang nakakalungkot lang isipin. Sa mga nakikita natin sa larawan, ito ba ay nakikita sa mga salipunan? Yes, tama. Ito ay nakikita realidad. Realidad natin ito makikita. Sabagat ito ay mga sularin na kinakarap ng lipunan. The last question is, ano ang nararapat natin gawin upang matugunan ang mga pangyayari o sularin ng ating lipunan? Sino ang gusto sumagot? Ito kayo mahiya. Ito yung opinion lamang. Kung anong gusto niyo sabihin, sabihin lang. Yes, Iha. Ano? Anong sagot? Yes, tumpak. Yan. Huwag kayong mahiyang sumagot. Tama. Kahit na kayo ay estudyante pa, meron din kayong may bibigay na tulong para matugunan ang mga pangangailangan at masolusyonan ang mga bagay-bagay kahit sa kaunting bagay. Sadyang nagagalak ako sa inasal nyo sa pagkita ng mga larawan ito. Sabagat kayo ay magiging nakapagmatsyag sa inyong mga paligid nung nakikita kung talagang nahihirapan ang mga tao. Natatakwat sa mga sularanin na kinakarap ng mga tao at lipunan, ito ay may kaukulang solusyon. Kung gagawa natin paraan para solusyonan ang mga kahirapan at mga oportunidad para sa manggagawa, talagang meron tayong mabibigay na solusyon kung mauunawaan natin ang isang sularanin sa lipunan. Ngayon, upang formal na simula ng ating aralin, nais ko munang ipahihwating kung ano ang ating layunin.
kalakayan, ang mag-aaral ay nasa hang una, maunawaan ng mga konsepto ng contemporary isyo. Pangalawa, matukoy ang mga uri ng contemporary isyo. Patlo, mayambing ang mga kahalagahan ng mga contemporary isyo sa lipunan. At pangapat, mag-explore at gumanap ng pangyayari at mabigyan ng solusyon ang mga isyong kinakarap ng lipunan. Pagkaman, lahat ng layunin yan ay ating makamit kung kayo ay makikilahok at magpartisipa sa ating talakayan. Ngayon, sa pinapakita kong larawan, sa dalawang larawan, meron ba kayong ideya kung ano ang talakay natin ngayon? Yes, Iha. Kung alam na alam mo ang sagot, Iha. Yes, tampak. Ang ating talakay ngayon ay uri ng mga contemporary issue. Kaya pala, excited ka. Sumagot ang Iha, si nandito pala sa pisara ang sagot. Magaling, magaling sa pagmatsyag niya. Ngayon, gisingin natin ang yung natutulog ng mga nalalaman. Kung kayo ba ay nakaengkwentro na sa salita ang contemporaryong isyo? Kayo ba ay nakaengkwentro na ng ganyang salita? Magaling kung ganon, pero na tayo mga maliliit na mga impormasyon na madaragdagan natin ngayon sa pagtalakay na sa isyong contemporaryong isyo. Bago natin simulan, ano ang ibig sabihin ng contemporary? Sa iyo palagay, ano ang ibig sabihin ng contemporary issue? Iha? Yes, tama. Ito yung nakalipas na napangyayari o nakaraang pangyayari na atin pa rin naranasan at nakikita sa ngayon. At ano naman ang ibig sabihin ng issue? Yes, Iho. Ano ang ibig sabihin ng issue? Yes. Yan ay ang suloranin ko pangyayari na kinakarap ng lipunan. Sa pinakita ko, yung kahirapan at na kawalan ng oportunidad ng mga gawa, isa yun sa mga isyo na kinakarap ng lipunan. Ang mga uri ng contemporary isyo, ayan, isyong panlipunan, isyong pangkalusugan, isyong pangkapaligiran, at isyong pangkalakalan. At ang una ating tatalakayin ay ang isyong panlipunan. Panlipunan muna tayo kasi mataas na konsepto ito ating talakayin. Isyong panlipunan, ito ay isa sa pinakamahalagang pangyayari na nagdudulot ng malaking epekto sa sektor ng lipunan. Yes, ang isyong panlipunan ay sadyang kinakarap ng lipunan, panlipunan. Kaya pinakamalaking isyo na kinakarap ng lipunan. Kaya ito ay pinakamahalaga kasi kadalasan nakikita natin ito sa sektor ng lipunan. Kaya kung kayo naman, tatanungin ko kayo, ano naman ang mga sektor ng lipunan? Yes, Iha? Nung ipag-inalaman kung anong isyo sektor ng lipunan? Yes, tama. Isa rin ang pamahalaan. Iho, meron ka bang ito? Yes, tama. Simbahan. Kasali rin ang sektor ng lipunan ng simbahan. Yes, pamilya. Meron din yung pamilya. Yes, ang una natin katalakayin na sektor ng lipunan, yan pamahalaan. Sinabi niya ni Iha. O gobyerno, ito ay ang sektor ng lipunan na responsable sa pagpapatupad ng mga batas, pagbibigay ng panalalapi sa mga tao upang panatili ang kapayapaan at kayusan. Oo, sila ang mga nagpangasiwa ng mga batas, tulad ng mga gobernador, senador, presidente o mga opisyal ng barangay na nagbibigay serbisyo sa mga tao upang mabigyan ng kaayusan at kapayapaan ang mga tao. Simbahan. Ang mga tao ay isang lipunan
na maaaring magsagawa ng iba't ibang mga reliyon, dumadalo at iba't ibang mga simbahan. Oo. Yes, eh, mayroon po mga sagot eh, ha? Tama. Iba't ibang klase natin mga reliyon. Kaya iba karapatan natin pumili bilang isang tao. Karapatan natin yan kasi tayo ay ang demokratikong pamahalaan. Sunod naman, kaya pamilya. Pamilya. Meron ba kayong alam naman natin ang pamilya, no? Tayo ay isang pamilya. Pamilya sa paralan. Family. O, pamilya sa kadalasan, binubuo ito ng mga asawa at anak. Ito ay ituturing na pinakamaliit na unit sa lipunan. Tama. Ito ay binubuo ng asawa. Walang anak kung walang asawa. Wala tayo ngayon kung walang mga magulang natin. Kaya ngayon, sila ang isa sa mga sektor ng lipunan na yung bumubuo na isang lipunan. Sunod naman ang paaralan at negosyo. Ang paaralan na ito ay sektor ng lipunan na kung saan ang mga mag-aaral ay pupunta upang malaman ang asal at katotohanan tungkol sa mundo at ang mga tungkol sa mundo. Yan ang paaralan. Tulad sa ginagawa niya ngayon, pupunta kayo sa paaralan upang malaman at mabigyan ng aral sa ang sarili kung anong dapat nyo gawin. Whoever gusto nyo maging isang pulis, kaya nag-aaral kayo. Gusto maging guro, gusto kayo mga maging isang magaling na inigyero, kaya nag-aaral kayo. At ang negosyo naman ay ang segment ng lipunan na gumagawa at nagbebenta ng kalakal ng lipunan. Oo, ito ang mga negosyo na nakikita natin sa merkado o sa mga infrastruktura na nabubuo sa lipunan. Ang negosyo ang isa sa mga batayan na kung tayo ay namamalakad na maayos, kasi marami. Ito ay nagtulong sa pagbuo ng isang ekonomiya, ng isang bansa. Ngayon, sa lahat ng binigkas ko ng sektor ng lipunan, ito'y batayan na meron silang mga isyong kinatara. Meron kahit na magandang pamalakad ng isang lipunan, meron din isyong kinakarap ng mga bagay-bagay. Una, yung terorismo. Hindi nalagay ang terorismo dito kasi nakaligtaan ko yun sa pagsulat. Terorismo ay ang paggamit ng dakas na kinagamitan upang maskupin ng isang lugar o hagsik ng lagim o crime. Yan ang terorismo. Kaya kadalasan nakikita sa balita na nagipagsibuno ang mga militarya, militarya sa mga NPA o mga terorista na tao. So, ano naman ang resismo? Ano namang ibig sabihin ng resismo? Para sa inyo, anong salit? Sa inyong naintindihan, anong resismo? Yes, tama. Ito ay ang pag-degrade o pagtingin ng bababa ng isang lahi. Yes, tama. Tamang sinagot mo, Iho. Ang resismo ay ang paniniwala na ang lahi ay pangunay tumutukoy sa katangian at kakayahan ng isang tao at ang pagkaiba ng lahi ay pagbibigay ng likas na pangninibabaw ng isang particular na lahi. Yes, ang resismo ay kadalasan nangyayari sa ibang bansa. Kasi para sa kanila, ang lahi daw ang naging batayan. At kung ikaw ay isang puti o white German, white American, ikaw daw ay isang mataas na antas sa lipunan. Kapag ikaw naman ay isang katamtaman lang itim, ikaw daw ay isang mababang anyo ng lipunan. Yan ang tinatawag na resismo. Ang pagiging mababa o ang lahi ang isang batayan sa iyong katangian at kakayahan.
Sunod naman ang halalan. Ay ang isang formal na proseso na pagpangsiya kung saan ang isang populasyon ay pumipili ng individual na hawak ng isang publikong tanggapan. Oo, ito ay ginaganap natin kasi tayo ay demokratikong pamahalaan. Tayo ay pumipili kung sino ang upo sa mga posisyon. Pero itong nakaraang taon, tayo ay pumili sa ating mga specialist na upo sa ating gobyerno. Kung sa gayon, tayo ay tumatalakay sa isyong kinakarap nito, bakit kasali ang halalan? Anong isyo ng halalan? Yeah, meron ka mang sagot? Oo, tama. Isa sa mga isyo ng halalan ay ang dayaan. Maraming dayaan ang nangyayari kung ang isang opisyalis ay ang kanilang pangunahing goal is ang kasakiman. Gusto lang maangkin isang posisyon sa marahas na paraan. Sundo naman ang kahirapan. Ang siyang pangunahing sunurnin na di pa rin nabibigyan ng solusyon hanggang ngayon. Oo, tama. Ang kahirapan ang pinakamalaking issue na kinakaharap natin ngayon. Kasi wala tayong kaukulang solusyon na nais ating mapuna na paraan para solusyonan ang kahirapan. Kasi kadalasan, ang mga tao ay pumunta sa mga syudad para umanap ng mga trabaho sapagkat hindi sila mabibigyan ng oportunidad. Kaya ngayon, nandun sila nakatambak sa syudad at walang mga tatrabaho. Kaya sila ay nagmumukmuk at pilit na kumakayod. Ngayon, nahihirapan sila sa buhay. Ngayon, mayroon ba kayong katanungan sa mga issue, mga sektor ng lipunan na hindi nyo naintindihan? Yes, meron ba iha? Ah, sige, kung ganun. Kung ganun, wala kayong katanungan, bibigyan ko kayo ng isang aktibidad. Ito aktibidad ay isang impromptu live dito sa harapan. Ngayon, kayo ay hatin ko ng tatlong grupo at tigwa walong membro na pipili kung ano ang pangyayari sa lipunan na nakita niyo sa lipunan at bigyan ito ng solusyon. Kung anong mga kaukulang solusyon nito. At ito ay ipipresenta niyo sa harap ng impromptu o ngayon. Sige, simula tayo ng bilang dito. Bilang kayo ng 1, 2, 3, sunod. 1, 2, 3, sunod. One. Yeah, sunod yan. Okay, tapos na. Tapos na ang pagbibilang. Kayo ay pumunta sa inyong mga kamembro at simula ng pagsisiyasat kung anong mga pangyayari na ayos nung ipresenta dito sa harapan. Bibiglan ko kayo, kulang kayo ng 30 minuto para mapag-isipan kung anong dapat gawin dito sa harapan. Sige, simulan na. Maingay para mas produktibo ang iyong ginagawa. Okay, class. Tapos na ba kayo? Handa na ba kayong magpresenta? Ngayon, unang grupo magpipresenta ngayon ay ang group 1. At sa class,
itong rubrics sa aktibidad. Una, yung konsepto ng tema na pagtataghan, 58%. Pagsagawa ng mga tauhan, 30%. Ang pagklarong kalidad na pagsalita, 10%. Total of 90%. Kasi ang 10% is your present attendance. Okay? Simulan natin ang pagtanghal. Ang unang grupo, punta na ba sa harap? Yes, mula rin na. Magaling! Bigyan natin silang palapak. Kasi magaling ang pinapakita nila. Unang grupo yun ha. Kahit na kabado sila mag-presenta, pilit nilang binigay ang kailang best. Ngayon, ang pangalawang grupo naman, punta kayo sa raft para mag-presenta. Palapak. Nilang best. Best of the best. Sige, sa panghuling grupo. Sige, punta lang sa harap. Okay. Ninyo. Dahil dyan, bibigyan ko ngayon ng palakpak. Akala nyo, bibigyan ko ngayon ng reward, ha? Hindi, wala akong pera ngayon. Magaling. Magaling pinapakita niyo dito sa harap. Talagang naiintindihan niyo ang ating aralin. Sa ngayon, ngayon, upang malaman kung naunawaan niyo ang nangabuti ang aralin, mayroon akong mga katanungan sa pagsusuri. Isulat ito sa kalahating papel. Pirasong papel. Yes, kumuha kayo ng kalahating pirasong papel at isulat ang mga sagot. Ito ang mga katanungan. Unang katanungan, gaano ba kahalaga ang na malaman natin kung ano ang isyu ng ating lipunan? Pangalawa, ano ang epekto ng isyong panlipunan sa ating komunidad at sa mga tao kung walang katalagang solusyon? Pangatlo, bilang isang mag-aaral, paano ka natutulong sa mga isyong kinakaharap ng lipunan? Yes, sa tatlong katanungan yan ay sasagutan nila sa kalahating papel at ipapasa nyo pagkatapos. Sige, pwede na kayo magsimula para matapos ng bata. Huwag maingay. Sagutan lang ang tanungan. Yan ang tatlong tanong lang. Madali lang yan. Okay, tapos na ba kayo? Hindi pa? Okay, bibigyan ko ng 5 minuto para tapusin na yun. 5 minuto lang ha? Kasi masyadong mahaba yung binibigay ko sa iyo oras ko. Kasi tatlong tanong lang naman.
Basta ba kayo? Pasa ito sa harapan. Ito lang. Tamat. Ayun. Meron ba kayong mga katanungan na gusto niyong malaman ng sagot? Yes, meron ba natin yung iha? Wala? Okay, kung ganyan, meron akong bibigay sa inyo ng takdang araling. Ito'y gagawin niyo. Ito'y gagawin niyo at ipapasa bukas. At ito'y indikasyon na kayo ay pumapasok sa paralan. Kung wala kayong takdang araling, kayo ay absent. Absent sa araw na yan. So, kayo ay dapat tumasa para papasa rin kayo. Okay, class. Wala na ba kayong klarifikasyon? Kung ngayon, tayo magsitayo. At manalangin. Sa Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Lord, salamat sa ngayon sa araw na ito. Pagkat kami binigay ng kalinawan at pagbigyan ng aral ng mga estudyante ko ngayon, dapat pagbigyan nyo sila sa araw at pag-uwi nila ngayon. At bigyan mo kami ng kalusugan, kapayapaan, at pang-araw-araw na sinapagal. Okay. Kaya naman ang Anak, Espiritu Santo. Okay, class! Goodbye and thank you. Okay, see you tomorrow and be safe, ah. Ingat kayo sa pag-uwi. Okay.